Hi! Welcome sa Pinoy Recap King! Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang anime na lumabas noong 2022 na The Eminence in Shadow. Ipinapakita ng anime na ito kung paano gumaganap na mahina ang pangunahing karakter. Siya ay isang super warrior na ang lakas sa labanan ay umabot sa pinakamalakas sa mundo. Siya ay hindi sinasadyang naglakbay sa ibang mundo na puno ng mga dilag, kung saan sasakupan niya ang higit sa isang dosenang makapangyarihang beauty warriors, kabilang ang mga prinsesa ng tao, elven magician, at orc warriors, at isusulat niya ang kanyang maalamat na kwento sa mundong ito. Nagsimula ang kwento ng naliligo ng mainit na tubig si Prinsesa Akane, at tinitingnan ang sarili sa salamin na may seryosong ekspresyon. Matapos ihatid ng driver sa school ay agad namang ngumiti si Akane. Bilang pinakasikat na babae sa paaralan, nakuha niya ang atensyon ng lahat maliban sa kanyang deskmate, si Shadow, ang pangunahing karakter. Hindi siya nagbibigay ng interes sa pinakamagandang babae na si Akane, at hindi niya naaalala ang pangalan nito, kahit na tatlong buwan na silang deskmate. Paulit-ulit na sinasabi ni Akane kay Shadow ang kanyang pangalan, ngunit binabanggit ng mali ni Shadow ang kanyang pangalan sa bawat pagkakataon. Pinaghihinalaan ni Akane na maaaring mayroon siyang isang malaking lihim na kumukuha ng lahat ng kanyang atensyon, kung saan hindi siya nag-aalala sa pinakasikat na babae sa paaralan. Medyo masama ang loob ni Akane tungkol dito, pero hindi niya ipinakita sa publiko ang kanyang tunay na emosyon. Sa isang kilalang background ng pamilya at isang pagkakakilanlan na nakatuon sa imahe bilang isang artista. Laging may ngiti sa labi si Akane masaya man siya o hindi. Isang araw pagkatapos ng klase, nalaman ni Akane na hindi nagpapakita ang kanyang driver, kaya nagpasya siyang mag-isa na maglakad pauwi. Nang dumaan siya sa isang walang tao na kalsada, nakatagpo siya ng isang malakas na lalaki na mukhang masamang tao. Agad siyang lumayo, ngunit naharang ng kasama ng lalaki. Bago siya mawalan ng malay, parang nakita niya ang kanyang deskmate na si Shadow. Nang magising si Akane, nakulong na siya. Tila kinidnap siya ng mga tulisan para sa pera, ngunit ang totoo ay inupahan sila para maghiganti sa ama ni Akane. Sa sandaling ito, nasa labas ng pinto si Shadow. Nang makita ang magandang babae na si Akane, may masamang iniisip ang kasabwat ng malakas na lalaki. Habang may gagawin siya, nagpakita si Shadow na may suot na maskara para matakpan ang kanyang mukha. Madali niyang natatanggal ang baril ng kalaban, at natalo ang kalaban sa isang hanay ng mga pag-atake. Sumunod, ito ay ang turn ng malakas na tao. Bilang isang veterano, ang malakas na tao ay mas mahirap harapin, at napipinsolo niya si Shadow sa kanyang unang hakbang. Gayunpaman, sinimulan itong seryosohin ni Shadow, at tinamaan niya ang braso ng malakas na lalaki. Ngayon ang malakas na tao ay maaari lamang ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi nakakagawa ng anumang ganting atake. Kahangahangang mabilis ang paggalaw ni Shadow, ganap na natalo ang malakas na tao sa isang hanay ng mga pag-atake muli. Nang makitang papalapit si Shadow, labis na natakot si Akane. Buti na lang at pinutol niya ang lubod para sa kanya. Upang hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagtago si Shadow. Pagkatapos nito, ang ama ni Akane ay humila ng mga bagay upang sugpuin ang pagkidnap, dahil hindi niya nais na ang kanyang anak na babae ay malantad sa publiko, dahil sa naturang kaganapan, at ang pulisya ay hindi malaman kung sino ang nagligtas kay Akane sa huli. Pagbalik ni Akane sa paaralan, tama ang banggit ni Shadow sa kanyang pangalan, na ikinagulat ni Akane. Pero ang hindi niya inaasahan ay ito na ang huling pagkikita nila. Di nagtagal, isang aksidente sa trapiko ang nabroadcast sa TV, at ang namatay ay lumabas na ang ating pangunahing karakter, si Shadow. Siya ay muling nagkatawang tao bilang isang bagong silang na sanggol. Napakaamo ng kanyang ina habang ang kanyang ama ay isang kalbong baron. Ang gayong maharlika na pamilya ay nagpapahintulot sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa gutom o pag-atake, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong matuklasan ang mundo. Ang pamilya ni Shadow ay may angka ng Dark Knights, at palaging may makapangyarihang Dark Knight sa bawat henerasyon. Sa henerasyong ito, ang kapatid ni Shadow na si Claire ang nagpapakita ng mga kamanghamanghang talento. Kung tutuusin, mas talented pa si Shadow kaysa sa kapatid niya. Sa edad na 10, napakalakas na ni Shadow. Madalas siyang lumalabas sa gabi upang manghuli ng mga malupit na bandido, at madaling talunin ang makapangyarihang mga kaaway. Ang mga pangkalahatang bandido ay ganap na walang laban para kay Shadow, at maaari niyang alisin ang isang buong pangkat ng bandido sa loob ng 10 minuto o mas mababa pa. Dahil ang mga biktima ay pinatay ng mga bandido, ang mga ari-arian ay pag-aari na ni Shadow. Habang binibilang ni Shadow ang kanyang ani ngayong gabi, hindi sinasadyang nakakita siya ng isang tumpok ng nabubulok na laman. Nararamdaman ni Shadow ang kakaibang magic fluctuations sa laman, at agad na napagtanto na marahil ito ay isang katawan na sinapian ng demonyo. Sinimulan ni Shadow ang lihim na pagsasaliksik tungkol dito sa loob ng isang buwan, at sa wakas ay naalis ang sumpa, na ginagawang tunay na anyo nito ang nabubulok na laman, isang blonde-haired elven na batang babae. Sa sandaling ito, may ideya si Shadow. Palagi niyang gustong mabuo ang kanyang lihim na kapangyarihan, at ang elven girl ang una niyang target sa pagre-recruit.
Maling sinasabi niya na ang katawan na sinapian ng demonyo ay talagang isang panloloko. Sa mundong ito, mayroong isang alamat na nagsasabi na tinalo ng tatlong bayani ang demon na si Diablos, at iniligtas ang mundo. Bago namatay si Diablos, isinumpa niya ang mga bayani na ang kanilang mga inapo ay magiging lahat ay nabubulok na laman. Ang mga tagasunod ni Diablos ay sadyang nagpakalat ng mga alingaungaw, na sinasabi na ang mga naging nabubulok na laman ay sinapian ng demonyo, upang ang mundo ay tapusin at ikulong ang mga inapo ng mga bayaning ito. Sa makatuwid, walang mga inapo ng mga bayani ang darating para pigilan silang buhayin ang Diablos. Masasabi ni Shadow na galit ang Elven Girl at nagnanais na maghiganti. Pagkatapos ay pinangalanan niya itong Alpha, na nangangakong bubuo ng isang hukbo upang labanan ang Cult of Diablos. Sa kanyang sorpresa, siniseryoso ito ni Alpha at nagsimulang mag-isip kung saan kikita at magre-recruit. Makalipas ang tatlong taon, nagkukunwari pa rin si Shadow bilang isang ordinaryong tao. Sa kompetisyon kay Claire, sinubukan ni Shadow na turuan ang kanyang kapatid na babae ng ilang mga kasanayan nang hindi napapansin ng iba. Kakaiba ang pakiramdam ni Claire na sa tuwing makikipagkompetensya siya sa kanyang mas mahinang kapatid, mas napapabuti ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Claire ay 15 taong gulang sa taon na ito, at kailangan niyang mag-aral sa Midgar Academy para sa Dark Knight sa kabisera. Pero bago umalis, nawawala si Claire. Di nagtagal, sinimula ni Shadow ang kanyang pagliligtas, at ipinakita ng kasambahay sa tabi niya ang kanyang tunay na anyo. Siya ay pinangalan ng Beta, isa sa mga subordinate ni Shadow na ni-recruit ni Alpha. Sa nakalipas na 3 taon, tinulungan ni Alpha si Shadow na mag-recruit ng 6 na makapangyarihang subordinate, at si Alpha mismo ay kilala bilang isa sa Shadow 7. Mabilis na inutusan ni Shadow si Beta na hanapin si Claire kasama ng iba. Pagsapit ng gabi, ang kidnapper ay nagtatanong kay Claire. Naniniwala siya na si Claire ay isa ring sinapian ng demonyo, at gustong malaman ng kidnapper kung bakit hindi pa nagiging nabubulok na laman si Claire. Nang hindi niya sinasadyang malaman na ang lakas ni Claire ay mabilis na bumubuti dahil siya ay lumalakas sa tuwing nakikipagkompetensya siya sa kanyang kapatid, nagsimula siyang maghinala na si Shadow ang maaaring pumipigil kay Claire na mabulok. Nag-aalala si Claire na atakihin ng mga kidnapper ang kanyang kapatid, at sinubukan silang pigilan kahit na siya ay nasugatan. Gayunpaman, siya ay sinuntok lamang sa lupa. Sa sandaling iyon, ang kasama ng kidnapper ay nagdala ng masamang balita na 7 makapangyarihang babae ang pumasok. Nang ang kidnapper ay nagmamadaling lumabas upang suriin, ang kanyang mga kasama ay napatay na lahat. Sinabi ng Shadow 7 sa kidnapper na narito sila para sirain ang pakana ng Cult of Diablos. Pagkatapos ng ilang round, nalaman ng kidnapper na hindi siya katugma sa Shadow 7, kaya umiinom siya ng tableta na nagpapalakas sa kanya. Nagpapanggap siyang maglulunsad ng malakas na pag-atake, ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang makagambala sa atensyon ng Shadow 7 para magkaroon siya ng pagkakataong tumakas. Iniisip ng kidnapper na sa wakas ay ligtas na siya, ngunit nakasalubong niya si Shadow na naligaw. Sa totoo lang, napakalakas ng kidnapper, ngunit nakatagpo niya si Shadow, ang may napakalawak na talento. Kaya sa huli, napatay ang kidnapper at ang kanyang pocket watch na may larawan ng kanyang anak na babae ay kinuha rin ni Shadow. Pagkatapos nun, umuwi na si Claire. Nang gumaling siya, pumunta siya sa kabisera para sa kanyang pag-aaral. Sa pagtataka ni Shadow, sinabi ng Shadow 7 na aalis din sila. Ngunit hindi ito gaanong nakakaapekto kay Shadow. Dumating siya sa kabisera ng kaharian ng mag-isa, at patuloy na nagpapanggap na ordinaryo. Napaka-successful ng pagbabalat kayo ni Shadow. Sa edad na 15, siya ay napromote sa parehong Midgar Academy katulad ng kanyang kapatid na babae. Dahil sa kanyang katamtamang pagganap, siya ay nakatalaga sa isang sira-sirang apartment na malayo sa sentro ng lungsod. Mabilis na lumipas ang oras at 7 buwan na si Shadow sa akademya. Sa akademya, nakilala niya ang 2 bagong kaibigan. Tumaya sila sa pagsusulit sa paaralan, at si Shadow, na natalo sa laro, ay pinarusahan para sa pagtatapat ng kanyang pagmamahal kay Prinsesa Alexia. Si Alexia ay napakapopular sa paaralan na maraming mahuhusay na lalaki na nagko-confess sa kanya ng pagmamahal, ngunit tinatanggihan araw-araw. Si Shadow ay hindi nag-aalala tungkol sa pagtanggi sa lahat. Ang plano niya ay aamin siya ng may kaba sa kanyang katawan na nanginginig, at iiyak ng malakas pagkatapos na tanggihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggap ni Alexia ang kanyang pag-ibig, na ikinagulat din ng 2 niyang kaibigan na nagtatago sa malapit. Sa makatuwid, si Shadow, na gustong manatiling hindi napapansin, ay biglang naging pinaka-high profile na estudyante sa paaralan. Nakuha niya ang atensyon ng lahat at pinag-uusapan saan man siya magpunta. Sa oras na ito, umupo si Alexia sa tabi niya, nagdadala ng maraming masasarap na pagkain. Gusto ni Shadow na kamuhian siya ni Alexia, para maghiwalay sila, kaya kusa siyang kumilos na parang taga-bundok, matako na kinukuha ang pagkain. Gayunpaman, hindi ito gumagana, sa halip, nagmumungkahi siyang magkaroon ng mga klase sa kanya ngayong hapon.
Dahil sa rekomendasyon ni Alexia, inilipat si Shadow mula sa mababang antas ng fencing class patungo sa elite class, kung saan ang guru na si Zinan ay isang royal fencing master. Habang nag-ensayo siya kasama si Alexia, nagulat si Shadow nang makitang mayroon silang katulad na mga kasanayan sa fencing. Pareho silang nakatutok sa base ng espada. Ang pag-uusap nina Alexia at Zinan pagkatapos ng klase ay nagpapakita ng kanilang relasyon, at lumalabas na si Zinan ang kandidato ng mapapangasawa ni Alexia. Pagkatapos ay sinabi ni Alexia kay Shadow ang tungkol sa kanyang plano. Tinanggap niya si Shadow at naging girlfriend niya, dahil gusto niyang pigilan ang mga manliligaw na iyon sa panggigipit sa kanya. Bukod dito, pinili niya si Shadow dahil mayroon itong katamtamang mga kwalipikasyon at ordinaryong background, para madali niyang mautos-utusan. Pagkatapos ay binanggit ni Alexia ang dalawang punto na hindi nagawang tanggihan siya ni Shadow. Una, nalaman niya mula sa dalawang estudyante na ang pag-amin ni Shadow sa kanya ay ang kanyang parusa matapos matalo sa taya. Kung isa sa publiko niya ito, magkakaproblema si Shadow. At saka, handang kunin ni Alexia si Shadow na may dissenting bayad. Sa mga sumunod na araw, laging hawak ni Alexia si Shadow kahit saan sila magpunta. Ngunit hindi nagseselos si Zinan. Sa makatuwid, nagsimulang tumambay si Alexia sa paligid ng lungsod kasama si Shadow, na nagbabalak na makita ng mas maraming tao upang magdulot ng mas malaking epekto kay Zinan. Isang araw pagkatapos ng klase, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nina Alexia at Shadow. Pinag-uusapan ni Alexia ang ordinaryong estilo ng espada na ginagamit nila ni Shadow, na talagang kinasusuklaman niya. Kung hindi dahil sa limitasyon ng kanyang talento, gusto niyang gumanap ng napakagandang henyo na sword art tulad ng kanyang kapatid na si Iris. Sinisikap ni Shadow na paliwanagan si Alexia na dapat ay tanggapin ang kanyang sarili sa halip na masyadong magmalasakit sa opinyon ng iba, na pumukaw sa kanya. Nang matalo siya sa kanyang kapatid na si Iris, inaliw din siya ni Iris sa ganitong paraan, ngunit nasaktan ito ang pagpapahalaga sa sarili ni Alexia. Sinabi ni Shadow kay Alexia na nagmamalasakit lamang siya sa mga pangunahing kaalaman sa mga kasanayan sa espada, habang sa kanyang alter ego ay hinahabol niya ang isang mababang profile ngunit makapangyarihang buhay na parang basic swordsmanship. Hindi gaanong kilala ni Alexia si Shadow, kaya hindi niya ito makuha at nagalit siya sa pagtatalo, sa wakas ay nagpa siya na wakasan ang relasyon kay Shadow. Ayos lang si Shadow dito. Kinabukasan nang siya at ang dalawang estudyante ay naglalakad patungo sa gate, hinarang sila ni Zinan, na nagpahayag na hindi pa umuwi si Alexia sa kanyang dorm mula pa kahapon, at si Shadow ay naging sospek sa pagkidnap sa kanya dahil magkasama sila kahapon. Si Shadow ay maamo na lumuhad, napansin na siya at ang kanyang dalawang kaklase ay napaliligiran ng mga armadong sundalo. Samantala, nagising si Prinsesa Alexia mula sa pagkakoma, at nilagyan ng magic shackles. Sa oras na ito, nagpapakita ang isang mananaliksik. Ang lokong ito ang may pananagutan sa pagbabantay kay Alexia. Ang sinabi niya ay nagbubunyag ng isang mahalagang impormasyon na ang maharlikang dugo ni Alexia ay maaaring gamitin sa pagsasaliksik ng muling pagbuhay sa demonyong si Diablos. Ang mananaliksik ay kumukuha ng ilang mga tubo ng dugo ni Alexia, at patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa kanyang Panginoon para sa pagsasabotahe sa kanyang pananaliksik. Habang sinasabi ito, mas lalo siyang nagalit, kaya't nagsimula siyang magbulala sa halimaw sa selda. Hindi matiis ni Alexia na makitang naghihirap ang halimaw, kaya tinawag niya ang researcher para kuhanin ang kanyang dugo. Samantala, si Shadow ay napagkakamalang kidnapper, at brutal na tinanong ng knights. Lumipas ang ilang araw, iniulat ni Zinan ang mga resulta ng interogasyon sa kapatid ni Alexia na si Iris. Walang alam si Shadow at nagpanggap na mukha siyang mahina para talunin si Alexia, kaya pareho silang sumang-ayon na malamang na hindi si Shadow ang kidnapper. Ngunit napakalupit ni Iris kaya pinapunta niya ang knights para sundan si Shadow matapos siyang pakawalan. Sa oras na ito, isang away sa paaralan ang umaakit sa atensyon ni Iris. Sa bintana, nakita niyang ito ang kapatid ni Shadow na si Claire. Naniniwala siya na tiyak na hindi kikidnapan ng kanyang kapatid ang prinsesa, at balak niyang makipagduel sa mga knight na nag-interrogate kay Shadow. Pilit siyang pinipigilan ng ibang mga estudyante. Samantalang si Alexia naman ay napakahina na. Dahil kinukuhanan siya ng dugo ng researcher, pero binibigyan lang siya ng hindi masustansyang kanin. Naghihirap din si Shadow. Siya ay itinapon ng knights at natatakpan ng mga galos. Sa pagbabalik sa kanyang dormitoryo, nakita ni Shadow ang ilang taong sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, isang misteryosong babae ang nagpakita upang tulungan siyang malutas ang stalker. Hindi nagtagal, lumitaw ang misteryosong babae sa dormitoryo ni Shadow. Siya pala ang pinuno ng Shadow 7, si Alpha. Sinabi ni Alpha kay Shadow na lumawak ng husto ang kanilang organisasyon, at sinusubukang abutin ang Cult of Diablos. Casual na nagtatanong si Shadow tungkol sa mga kamakailang nagawa ng organisasyon. Sinabi ni Alpha kay Shadow na ang Knights at ang Cult of Diablos ay malapit na concerned sa isa't isa, na maaaring sila ang tunay na kidnapper. Kinukuha nila ngayon ang dugo ni Alexia para magplano ng malaking sabuatan.
Sa sandaling iyon, isang maganda na batang babae ang pumasok sa stronghold, na lumabas na ang elf girl na si Beta, na pumapangalawa sa Shadow 7. Ibinunyag niya kay Shadow na nakatipo na sila ng daan-daang tao sa Royal Capital, at nilayo nilang salakay ng iba't ibang kuta ng Cult of Diablos ng sabay. Lahat sila ay mga elite na maingat na na-recruit ng Shadow 7, at ito rin ang magiging unang malakihang operasyon ng kanilang organisasyon, kung saan sasali ang lahat ng miyembro ng Shadow 7. Ang mga miyembro ng Cult of Diablos na na-undercover sa Knights ay hindi alam na malapit na silang mamatay. Sa sandaling ito, dalawang bangkay ang lumitaw sa harap nila, na lumabas na mga stalker na nag-espya kay Shadow, na naging sanhi ng pagkagambala ng dalawang kabalyero, pagkatapos ay sinamantala ni Shadow ang pag-atake at sa wakas ay pinatay sila. Samantala, ang Shadow 7 ay naglunsad ng pag-atake sa Cult of Diablos, at ang kabisera ng hari ay ganap na itinapon sa kaguluhan. Galit na galit ang mananaliksik, dahil napagtanto niyang malapit na siyang malantad. Pagkatapos ay direktang itinurok niya ang dugo ni Alexia sa katawan ng halimaw, na naging dahilan upang agad na lumaki ang halimaw. Hindi nagtagal, pinatay ng halimaw ang mananaliksik. Pagkatapos niyang putulin ang mahiwagang locking device kay Alexia, nag-drill out ang halimaw sa ilalim ng lupa. Nakasalubong ni Alexia, na nakabawi na sa kanyang kalayaan, si Zinan, ang tunay na kriminal na nanguna sa pagkidnap. Nilalayon niyang gamitin ang resulta ng pananaliksik ng dugong Maharlika upang ipagpalit sa mga benepisyo upang maging isa sa 12 Knights ng Cult of Diablos. Galit na galit si Alexia kaya sinubukan niyang talunin si Zinan gamit ang mas nakamamatay na henyong sword skill. Gayunpaman, mas makapangyarihan si Zinan kaysa sa kanya, at napatumba niya si Alexia sa kaunting pagsisikap. Sa desperado na sandaling ito, nagpapakita si Shadow. Magsisimula na ang isang matinding labanan. Samantala, ang pinalaking halimaw ay kinubkob, ngunit lahat sila ay hindi kayang talunin ang halimaw. Sa sandaling ito, sumali si Prinsesa Iris sa labanan. Sa malakas na kapangyarihan ni Iris, ang halimaw ay sa wakas ay napinsala. Pagkatapos ay pinakawalan ni Iris ang isang espada ng henyo na pinagsasama ang bilis at pagkasira, umaasa na ganap na patayin ang halimaw bago ang pagbabagong buhay nito. Sa sandaling iyon, pinigilan ng subordinate na si Alpha ni Shadow si Iris. Nagpapakita siya ng mas malakas na pag-atake kaysa kay Iris, pinapatay ang halimaw sa isang pag-atake lamang. Ngayon ay si Shadow naman. Nag-disguise siya nang magpakita sa harap ni Zinan at Alexia. Tiwala sa kanyang lakas, nagkusa si Zinan na atakehin si Shadow, ngunit hindi siya nanalo pagkatapos lumaban ng ilang round. Patuloy na naghihintay si Shadow kay Zinan na magpakita ng mas malalakas na pag-atake at unti-unting nawawala ang kanyang pasensya. Pagkatapos ay tinutuya niya si Zinan sa pamamagitan ng mga salita, na humantong sa isa pang matinding labanan. Nang maglaon, ang labanan sa pagitan ni Shadow at Zinan ay umabot din sa isang resulta. Tinalo ni Shadow ang napakagandang swordsmanship ni Zinan gamit ang kanyang ordinaryong swordplay. Sa oras na ito, gumawa ng panghuling pakikibaka si Zinan at umiinom ng gamot na nagpapalakas ng kapangyarihan. Matapos ang isang masakit na panaguoy, nakumpleto niya ang kanyang pagbabago. Hindi nagtagal, naglunsad si Zinan ng isang mas nakamamatay na pag-atake sa kanyang katawan na kumikinang ng isang nakakabulag na pula. Habang madaling nilalabanan ni Shadow ang pag-atake ni Zinan gamit ang kanyang magic na kumikinang na purple, nagulat si Zinan nang makitang ang magic power ni Shadow ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Matapos patayin ni Shadow si Zinan, isang malaking pagsabog ang direktang bumagsak sa lupa, na nagpapaliwanag sa kadiliman ng nakakasilaw na liwanag. Nadarama ng Shadow 7 sa isang misyon ang lakas ng pinunong si Shadow, na mayroon lamang katapatan, pagsamba, at pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng kaguluhan, bumalik sa normal ang mga araw. Sinabi ni Alexia kay Shadow na gusto niya ang basic swordplay ngayon, dahil nasaksihan niya ang kapangyarihan ng misteryosong lalaki. Pagkatapos nito, namula si Alexia at nagtanong kung payag si Shadow na magkaroon ng formal na relasyon sa kanya. Samantala, nagtipo ng Shadow 7 para sa isang pulong. Mayroon na silang mas kagiyat na problemang dapat lutisin. Isang grupo ng mga sinungaling ang nagpapanggap bilang Shadow Garden sa publiko, na ikinagalit nila, kaya nagpasya silang alamin muna ang tungkol sa grupong ito ng mga scammer. Kasabay nito, tinipon ni Iris ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang Knights, na naglalayong mag-set up ng bagong departamento ng investigasyon para imbestigahan ang pinagmula ng Cult of Diablos, at ng Shadow Garden. Isang bagong matinding labanan ang tila paparating. Ang ilang serial killer na nakabalat kayo bilang mga miyembro ng Shadow Garden ay pumapatay ng mga tao sa paligid ng kabisera. Ngunit hindi makapaglaan ng maraming oras si Iris sa kaso ng pagpatay dahil nakakita siya ng kakaibang artifact sa kidnapping site. Nahanap niya ang sikat na scholar sa bansa na si Sherry, na anak na ampo ni Vice Principal Ruslan, at isang estudyante ng paaralan. Umaasa si Iris na makakahanap si Sherry ng mga pahiwatig tungkol sa mga kidnapper mula sa artifact.
Pagkatapos ng klase, kinaladkad si Shadow ng dalawang kaklase upang mamili, at nagkataong may nakitang isang tindahan na naglulunsad ng bagong produkto na pinangalan ng tsokolate. Sa sandaling iyon, si Nu, isang staff sa tindahan, ay lumapit kay Shadow at inanyayahan siyang lumahok sa isang palatanungan ng mag-isa. Kinuha ni Nu si Shadow upang makita si Gamma, isa sa mga miyembro ng Shadow 7, at ang tindahang ito ay pag-aari ng Shadow Garden. Maraming taon na ang nakalipas, sinabi ni Shadow kay Gamma ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay, kabilang ang kung paano gumawa ng tsokolate at iba't ibang merienda. Si Gamma ay matalino at nakakagawa ng tsokolate. Pagkatapos, si Gamma ay nagdadala ng mas magandang balita kay Shadow. Ngayon ay kumalat na ang kanyang negosyo sa loob at labas ng kaharian, na kumikita ng kamanghamanghang kayamanan na hanggang 1,200,000,000 para kay Shadow. Nalaman din ni Shadow mula kay Gamma na may ilang impostor na nagpapanggap na mula sa Shadow Garden na pumapatay ng mga tao sa lungsod. Ipinadala ni Gamma ang kanyang pinakamalakas na katulong, si Nu, upang tulungan si Shadow na imbestigahan ito. Sa pagbabalik sa paaralan sa gabi, nagkataon na nakatagpo si Shadow ng away ni Alexia at isa sa mga impostor. Nagbabago si Shadow sa isang disguise upang iligtas ang nasugatan na prinsesa, at nahuli ang impostor sa kanyang sobrang lakas. Pagkatapos ay ibinigay niya ang interogasyon kay Nu. Di nagtagal, nakuha ni Iris ang pinakabagong impormasyon mula kay Alexia na nagpapagulo sa kanya. Parehong makapangyarihan ang Cult of Diablos at ang Shadow Garden, at ngayon ay may isa pang misteryosong puwersa na nagpapanggap bilang Shadow Garden. Namumuhay pa rin si Shadow na nakakubli bilang isang ordinaryong tao, at kasama ang dalawang kaklase, binigay niya ang tsokolate na binili niya sa isang babae. Nagkataon, ang babaeng random na pinili ni Shadow ay si Sherry. Nagbiro si Ruslan na ang kanyang adoptive na anak na babae ay nakabighani ng isang lalaki, at pagkatapos, siya ay tila casual na nagtatanong tungkol sa pagunlad ng pananaliksik ni Sherry. Sa sandaling iyon, nagsimulang umubo si Ruslan. Pagkaalis ni Ruslan, sinimula ni Sherry na titigan ang tsokolate, iniisip kung paano tutugan kay Shadow. Sa sandaling ito, hindi alam ni Shadow na siya ay nagugustuhan ni Sherry. Nagnakaw si Nu ng uniforme ng paaralan para makalusot sa paaralan at nagre-report sa kanya. Sinabi niya kay Shadow na ang Cult of Diablos ay mahilig mag-brainwash ng mga miyembro nito, at malamang naaakiti ng mga impostor ang Shadow Garden. Kamakailan, natuntun ng Shadow Garden si Rex, isang pinangalan ng unang anak ng culto, na lihim na kumikilos sa kabisera ng hari. Nararamdaman pa rin ni Shadow na ang Cult of Diablos ay gawa-gawa lamang ng kanyang sarili, kaya hindi siya nakikinig ng mabuti sa impormasyon nino sa buong panahon. Hindi pa nagtagal, tinulungan siya ng dalawa sa mga kaklase ni Shadow na mag-sign up para sa tournament ng paaralan, at nagsimulang mag-isip si Shadow kung paano perpektong maglaro ng ordinaryo sa laro. Sa lalong madaling panahon, ang paligsahan ay magsisimula, kung saan si Rose ay makikipag-duel kay Shadow. Si Shadow ay labis na nasisiyahan sa kanyang kalaban, at inihanda niya ang perpektong plano sa pagbabalat kayo. Nagtapon siya ng isang bag ng plasma sa kanyang bibig, at pagkatapos ay peking binubugbog at nagsusuka ng dugo. Nang ipahayag ng referee si Rose bilang panalo, si Shadow ay nagsimulang maglaro ng isang mahinang tao na may matinding pagnanais na manalo. Paulit-ulit siyang bumangon matapos matumbo sa lupa. Sa huli, hindi nakatiis ang referee at sapilitang ipinahayag na nanalo si Rose. Nanlumo, sadyang binalot ni Shadow ang ilang patong ng bendahe sa kanyang ulo para magmukhang isang taong nasugatan, at doon siya nahanap ni Sherry. Ibinigay ni Sherry kay Shadow ang cookies na ginawa niya bilang kapalit, na nag-aalok na magsimula sa mga kaibigan, na nangangahulugang dahan-daang makibagay at pagkatapos ay pumunta pa sa magkasintahan. Ang nakakatawa ay hindi naaalala ni Shadow na binigyan siya ng tsokolate, at hindi niya maintindihan kung bakit lumapit sa kanya si Sherry. Maya-maya lang, nagpakita ang vice principal na si Ruslan. Palihim niyang pinagmamasdan ang crush ng kanyang adopted daughter. Sinisiyasat ni Shadow ang mga dakilang figure ng kaharian, kaya alam niyang ang lalaking nasa harap niya ay isang master ng parehong scholastic at martial arts. Upang gampanan ang papel ng isang ordinaryong mag-aral, si Shadow ay hindi nais na masangkot sa anak na babae ng malaking tao, kaya nagpasya siyang iwasan ang kanyang sarili kay Sherry hanggat maaari. Ngunit ang katotohanan ay papunta sa kabaligtaran ng direksyon, hindi mapigilan ni Sherry na mawala si Shadow sa kanyang pagbabalik sa dormitoryo. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang figure ng chismosang girlfriend ni Shadow na si Alexia. Samantala, umiinom naman si Alexia ng bagong sikat na inumin, ang kape. Noon lang, biglang lumapit si Sherry sa kanyang pintuan, at tinanong niya si Alexia kung totoo ba ang chismis sa pagitan nila ni Shadow. Paliwanag ni Alexia, nagkukunwari lang silang magde-date kaya naman labis na ikinatuwa ni Sherry. Napagtanto ni Alexia na gusto rin ni Sherry si Shadow, at ang ipinagmamalaking prinsesa na si Alexia ay nakaramdam ng selos sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi alam ni Shadow na naging sikat na siya sa maraming babae. Ang tanging inaalala niya ay kung kailan siya muling makapaglaro.
Sa lalong madaling panahon dumating ang pagkakataon kay Shadow nang si Rose ang namuno sa isang pulong ng halalan para sa mga opisyal ng Student Council. Sa araw na ito, ang Cult of Diablos ay naglulunsad ng pag-atake sa paaralan, at isang pulang ilaw na barrier ang ganap na bumabalot sa paaralan. Si Shadow ang unang nakaalam na hindi siya maaaring gumamit ng mahika, at pagkatapos ay maraming umaatake ang sumugod sa silid-aralan. Si Rose, dahil hindi niya kayang gumamit ng mahika, ay hindi talaga sila tugma. Sa kritikal na sandali, hinarangga ni Shadow ang nakamamatay na atake para kay Rose. Sa sandaling iyon, nagsimulang pilitin ng mga miyembro ng Cult of Diablos ang mga estudyante na magtipon. Pagkaalis pa lang nila ay nagising na si Shadow. Ginamit niya ang kanyang magic para maglaro ng patay at nilinlang ang lahat, habang karamihan sa mga estudyante at guro ay hindi kayang kontrolin ng eksakto ang magic dahil nakulong sila sa anti-magic barrier. Ngunit si Shadow ay isang exception dahil maaari niyang hatiin ang mana sa mas maliliit na unit at malayang gamitin ito. Dumating si Shadow sa rooftop dahil makikita niya ang pinakamagandang tanawin ng paaralan mula sa itaas. Ang sitwasyon ng mga mananakop, kabalyero, at mga hostage ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Masyadong nakakatakot ang anti-magic barrier, kaya hindi naglakas loob si Iris at ang knights na pumasok. Sa makatuwid, kailangang harapin ni Shadow ang lahat ng mananakop ng mag-isa. Tuwang-tuwa si Shadow, at hindi nagtagal ay sinimulan na niya ang kanyang pangangaso. Samantala, kumikilos din ang mga miyembro ng cult. Gustong patayin ang elite ng cult na si Rex na binanggit ni noon pa lang si Sherry, at agawin sa kanya ang misteryosong artifact. Sa kabutihang palad, dalawang mataas na ranggo na kabalyero ang dumating sa oras, na kinuha ang mga utos ni Prinsesa Iris upang protektahan si Sherry. Ang dalawang knight na ito ay mas malakas kaysa sa mga regular na estudyante at guru sa academy, at binibigyan nila si Sherry ng ilang mahalagang oras para tumakas. Gayunpaman, si Sherry ay napaka-clumsy na nakakaakit ng atensyon ng culto ng ilang beses. Buti na lang at napansin din ni Shadow si Sherry, at sa tuwing matutuklasan ng culto si Sherry, palihim silang papatayin ni Shadow. Ang mabagal na batang babae na si Sherry ay iniisip na hindi pa siya natuklasan. Ngayon ay pupunta siya sa silid ng kanyang adoptive father na si Ruslan upang hanapin ang mga dokumento at imbestigahan ang anti-magic barrier. Kahit na tinutulungan ni Shadow si Sherry na lutasin ang mga miyembro ng cult sa daan, ang pabaya na babae ay nahuhulog pa rin kahit hindi hinahabol. Maaari lamang magpakita si Shadow upang masalo siya. Ang una niyang sinabi kay Sherry ay tanggalin ang tsinelas na nakakaingay. Sa ilalim ng proteksyon ni Shadow, matagumpay na natunto ni Sherry ang pinagmulan ng barrier. Mayroong isang sinaunang artifact na tinatawag na Eye of Avarice na may kapasidad na sumipsip ng magic ng mga kalapit na tao. Matatandaan din ng Eye of Avarice ang mga katangian ng mana ng bawat tao, kaya ang mga nanghihimasok na iyon ay maaaring gumamit ng mana ng normal. Natuklasan din ni Sherry na kapag ang Eye of Avarice ay sumisipsip ng masyadong maraming mana, ito ay ilalabas ng sabay-sabay, at ang buong paaralan ay ganap na mawawasak. Ang tanging bagay na makakaharap sa Eye of Avarice ngayon, ay ang artifact sa kamay ni Sherry. Ngunit mayroon pa ring dalawang problema. Ang isa ay nangangailangan pa rin si Sherry ng ilang materyales para maging epektibo ang artifact, at ang isa pa ay hindi pa sila nakaisip ng paraan para mapalapit sa Eye of Avarice. Si Shadow ay nagtatakda upang tulungan si Sherry na makahanap ng mga materyales, habang ang mayabang na si Rex ay hindi alam na malapit na siyang makatagpo ng isang malakas na kaaway na si Shadow. Iniuulat ni Rex sa isang misteryosong lalaki na ilang matataas na mandirigma ang napatay. Agad na napagtanto ng misteryosong lalaki na may kakaibang baluti na ang mamamatay tao ay maaaring mula sa Shadow Garden. Pagkatapos ay inayos niya si Rex na kumuha ng apat na katulong upang makuha ang artifact. Si Rex ay casual sa una, ngunit nang ang apat sa kanyang mga kasama ay napatay sa isang iglap, sa wakas ay nagsimula siyang magpanik. Napakabilis ni Shadow na hindi makita ni Rex ang kanyang mukha, ngunit binugbog siya sa buong oras. Siya ay umatras sa isang silid-aralan, kung saan siya ay natakot nang makitang puno ng mga bangkay ng kanyang mga kasama. Noon lang, inatake siya ni Shadow mula sa likuran. Pagkatapos tapusin si Rex, pumunta si Shadow sa silid ni Sherry upang mangulekta ng mga materyales, kung saan nakita niya si Noo, na pagkatapos ay nagulat kay Shadow na ang mga reinforcement ng kaharian ay may hindi pagkakaunawaan sa utos, at karamihan sa mga miyembro ng Shadow 7 ay wala na ngayon sa Royal Capital. Napakatahimik ni Shadow matapos itong pakinggan, at ang pakikipaglaban sa isang malaking organisasyon ng mag-isa ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay idinetalye niya ang kanyang plano para sa labanan. Habang ang kapaligiran sa akademya ay nagiging tensyonado, isang matinding digmaan ang malapit ng sumiklab. Dinadala ni Shadow kay Sherry ang mga materyales na kailangan niya, at sa wakas ay lumikha si Sherry ng isang espesyal na aparato na maaaring pigilan ang Eye of Avarice. Dumating ang batang babae sa bulwagan sa pamamagitan ng isang lihim na daanan, at malakas niyang ibinato ang aparato sa pinuno ng mga nanghihimasok. Sa isang iglap, ang pulang ilaw na bumabalot sa paaralan ay nawala,
at ang mga estudyanteng nakabalik ng ilan sa kanilang mahiwagang kapangyarihan ay agad na bumangon upang lumaban. Sa sandaling ito, nakita ni Shadow ang pinuno ng nanghihimasok, na kinikilala niya bilang adoptive father na si Ruslan ni Sherry, batay sa paraan ng kanyang paglalakad. Tinanggal ni Ruslan ang kanyang disguise at inihayag ang kanyang perpektong plano. Noong bata pa siya, si Ruslan ay isang dalubhasang eskrimador, ngunit nang maglaon ay dumanas siya ng kakaibang sakit na bumagsak ng husto sa kanyang lakas. Natuklasan ni Ruslan na maaaring gamutin ng Eye of Avarice ang kanyang sakit, kaya nilapitan niya ang ina ni Sherry sa pag-asang tutulong ang scholar na ma-activate ang artifact. Gayunpaman, tinanggihan ng ina ni Sherry si Ruslan. Pagkatapos, brutal siyang pinatay ni Ruslan. Nagkunwaring mabait din ang matanda at umampon kay Sherry, at mula noon ay ginamit na ni Ruslan ang ampun na ito para ipagpatuloy ang pag-aaral ng artifact. Nagdamit si Shadow bilang pinuno ng Shadow Garden na naghahanda upang patayin ang masamang tao, si Ruslan na pagkatapos ay nararamdaman ang kapangyarihan ng kaaway at agad na pinaandar ang artifact. Natuklasan ni Ruslan na ang device na kumokontrol sa Eye of Avarice ay maaaring maglabas ng mas malakas na kapangyarihan. Sa sandaling ito, si Ruslan ay may parehong dakilang kapangyarihan tulad noong siya ay bata pa, ngunit pinatay siya ni Shadow ng brutal tulad ng kung paano niya pinatay ang ina ni Sherry. Nang malapit nang umalis si Shadow, nakasalubong niya si Sherry, na labis na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang adoptive father na hindi niya nakilala ang pinuno ng Shadow Garden bilang si Shadow. Sa pag-aalala na mas malulungkot si Sherry na malaman na ang kanyang adoptive father ay isang masamang tao, umalis si Shadow nang walang sinasabi. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya si Sherry na mag-aral sa ibang lungsod. Aalis na rin si Shadow sa lungsod. Sumulat si Alpha upang ipaalam sa kanyang mga kasama na magtipon sa sagradong lungsod, kung saan natuklasan niya ang mahalagang impormasyon. Nagkataon namang pupunta si Prinsesa Alexia, nakasabay ng kanilang destinasyon, sa lungsod para sa isang malaking kaganapan. Samantala, nakasalubong ni Shadow si Rose na na-inlove dahil sa pagliligtas noon, habang papunta sa sagradong lungsod, at tiyak na gusto pa ni Rose matulog siya sa kwarto katabi ni Shadow. Pagkarating sa sagradong lungsod, kinaladkad ni Rose si Shadow sa sesyon ng pagpirma ng libro ng isang cartoonist, kung saan nabigla si Shadow nang makita ang mga gawa ng cartoonist, isang serye ng sikat na manga sa Earth. Hinala ni Shadow na may iba pang transmigrationer sa mundong ito, at nang kunin niya ang manga upang makita ang may akda, nakakita siya ng isang kakilala. Ang may akda pala ay si Beta mula sa Shadow 7. Palaging gusto ni Beta ang literatura, at minsan ay kinausap siya ni Shadow tungkol sa manga na nabasa niya sa Earth, ngunit hindi niya inaasahan na kakopyahin ito ng dalaga. Kailangang talikuran ni Shadow ang haka-haka na may iba pang transmigrationer. Sa ngayon, nasa hot spring siya para alisin ang pagod pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Sa lalong madaling panahon ang pinakamalaking simbahan ay nag-host ng isang malaking kaganapan sa sagradong lungsod, kung saan ang bawat rehistradong mandirigma ay tatawag ng kaluluwa ng isang bayani na tumalo sa demonyong hari na si Diablos habang nabubuhay. Kung mas malakas ang manlalaban, mas malakas na kaluluwa ang maaari niyang ipatawag. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang mangyayari. Tehim na nag-sign up si Rose para kay Shadow, na nag-aalala na ilantad ang kanyang tunay na lakas sa sandaling ipatawag niya ang pinakamalakas na bayani. Kaya naman, lihim siyang nag-transform bilang pinuno ng Shadow Garden para isabutahe ang kaganapan. Sa sorpresa ng lahat, ipinatawag ni Shadow ang Calamity Witch na si Aurora, na napapabalitang nakakasindak gaya ni Diablos. Kahit na ang isang malakas na kalaban ay natatalo kay Shadow habang hindi pa niya nalantad ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ng pagkatalo ni Aurora, biglang lumitaw ang isang portal na sumisipsip kay Shadow. Sa sandaling ito, nagpapakita si Alpha kasama ang mga miyembro ng Shadow Garden na kumukuha ng ilan sa mga pinuno ng simbahan, at si Beta, na nakabalat kayo bilang isang sikat na cartoonist. Pumasok na sila sa portal. Sina Alexia at Rose, sabik na malaman kung ano ang nangyayari, sumunod sa kanila. Si Alpha ay hindi gumagawa ng problema para kay Alexia at Rose, dahil mayroon siyang mas mahalagang gawain sa paglalakbay na ito. Ayon sa mga sinaunang dokumentong natagpuan niya, ang lugar na ito ay tinatawag na Sanctuary, kung saan ang kaliwang kamay ng demonyong haring si Diablos ay nakaselyo. Ang mga sumunod na salita ni Alpha ay ikinagulat ng lahat. Ang bayani na tumalo kay Diablos, si Olivier ay talagang ninuno ni Alpha. At alam niya ang mga lihim ng Cult of Diablos. Pagkatapos ay sinisira ni Alpha ang mahiwagang core ng Sanctuary, na nagpapahintulot sa selyadong memorya ni Olivier na muling lumitaw. Nakuha ng Diablos Cult ang ilan sa mga cell ng Demon King, na sinubukan nilang gamitin upang mapataas ang kapangyarihan ng tao, ngunit karamihan sa mga eksperimento ay nabigo, at si Olivier ay isang bihirang nakaligtas sa panahong iyon. Ang culto ang nagtulak kay Olivier na putulin ang kaliwang braso ni Diablos, ngunit ang kanilang tunay na layunin ay upang basagin ang kamanghamanghang pagbabagong kakayahan ni Diablos. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kaliwang braso ni Diablos, nakabuo ang culto ng gamot na makakatulong sa kanila na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroong dalawang kapintasan sa gamot.
Dapat itong kunin isang beses sa isang taon upang mapanatili ang epekto, at maaari itong makagawa lamang ng 12 beads bawat taon. Sa kalaunan, ang 12 Knights of Round of the Cult lamang ang kwalipikadong uminom ng gamot. Ang isa sa mga pinuno ng simbahan, si Nelson, ay may iba pang pagkakakilanlan bilang Knight of Round, na patuloy na nagsasaliksik upang malampasan ang mga kakulangan sa droga. Kinokontrol ng nakalantad na Nelson ang enchantment ng Sanctuary at random na nag-teleport sa mga tao sa paligid ni Alpha, na naiwan lamang ang orc na si Delta sa Shadow 7 sa tabi ni Alpha. Si Nelson ay lubos na kumpiyansa sa pagharap sa kanila, habang papalapit siya sa sentro ng Sanctuary, mas malakas ang kanyang kapangyarihan, habang si Alpha at ang iba ay mahihigup mula sa kanilang mahika at mawawala ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa isang iglap, nahati si Nelson sa hindi mabilang na mga kopya ng kanyang sarili na handa nang pumatay sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, hindi inaasahan ng Knight of Round na si Delta lang ang makakapatay sa lahat ng kanyang doppelganger nang hindi man lang kumikilos si Alpha. Si Epsilon, na kahit na na-teleport sa ibang lugar, ay tiwala sa lakas ng kanyang mga kasama, at sa halip na suportahan si Alpha, siya ay kumonsulta sa mga sinaunang dokumento sa iba. Pagkatapos mangalap ng impormasyon, kailangan nilang mabilis na umalis sa sentro upang sumali kay Alpha. Samantala, nang makita ni Nelson na lumalakas ang kanyang kalaban, pinakawala ng selyadong si Olivier para sa isang mapagpasyang labanan. Ngunit nakuha na ni Alpha ang impormasyong kailangan niya, kaya wala siyang balak na ipagpatuloy ang labanan, direktang umalis kasama ang kanyang mga kasama. Si Nelson, na natatakot sa lakas ni Alpha at ng kanyang mga kasama, ay hindi nang ahas na habulin sila. Sa sandaling iyon, nag-aalerto ang Sanctuary na may pumasok sa gitnang lugar, at ang isa ay si Shadow, kasama ang Calamity Witch na si Aurora, na bahagi lamang ng kaluluwa at walang kumpletong memorya. Siya ay naselyo ng Diablo's Cult sa Sanctuary para sa pagsasaliksik, at nang makilala ni Shadow ang kawawa na babaeng ito, nagpasya siyang tulungan itong mabawi ang kanyang kalayaan. Ngayon, ang pinakamalaking problema para kay Shadow ay si Olivier na dala ni Nelson. Sa mga naputol na alaala ni Aurora, medyo malakas si Olivier. Sinabi niya kay Shadow na hindi nila matatalo ang mabigat na kaaway na ito. Ngunit ang kapangyarihan ni Shadow ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan, at inalis niya si Olivier na may ilang mga pinsala lamang. Sa sandaling ito, ipinatawag ni Nelson ang hindi mabilang na mga kopya ni Olivier. Walang makapag-isip na mayroon siyang napakaraming kopya ng mga sinaunang bayani. Ngunit sa harap ng ganap na lakas, lahat ng panlilin lang ay walang kabuluhan. Si Shadow ay nag-condense ng magic power upang masira ang enchantment, at sinisira ang buong Sanctuary gamit ang isang espada habang pinapatay ang mga replika. Tanging si Aurora na lang ang natitira sa tabi ni Shadow, ngunit sa lalong madaling panahon ang naputol na kaluluwa ay mawawala. Bago tuluyang mawala, hiniling ni Aurora kay Shadow na hanapin ang kanyang pangunahing katawan para kumpletuhin ang isang lihim na komisyon. Ang kaganapan sa pagkakataong ito ay nakabigla kay Alexia, na hindi namatansya kung gaano kalakas si Alpha at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, nakipagtulungan siya kina Beta at Rose para imbestigahan ang ibinahaging impormasyon mula sa Shadow Garden. Pagkatapos nito, pumunta si Alexia upang makipagkita sa kanyang kapatid na si Iris. Dahil ang mga simbahan sa mainland ay seryosong pinapasok ng mga undercover na ahente ng Diablo's Cult, at ang Shadow Garden ay hindi pa naninindigan, iminumungkahi ni Alexia na dapat alamin ni Iris ang pagsasabwatan sa likod ng mga puwersang ito. Sa kasamaang palad, hindi malalaman ni Alexia ang katotohanan, dahil si Shadow, na nangingibabaw sa Shadow Garden, ay napakahirap makita. Kamakailan ay mayroon siyang ideya na gumawa ng hindi umiiral na pagkakakilanlan upang lumahok sa torneo ng Bushan Festival na inorganisa ng simbahan. Balak ni Shadow na lumikha ng mahinang mukha na may malambot na slime, at pagkatapos ay talunin ang kanyang kalaban ng paulit-ulit upang umabanti, upang ang aktibidad ng pag-iisip ng madla ay mula sa pagtingin sa kanya bilang mahina hanggang sa labis na pagkagulat sa huli. Isang araw bago ang kompetisyon, sinalubong ni Shadow si Rose. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman na ang bansa ni Rose ay naghahangad ng sining kaysa sa puwersa, at si Rose ay nagsasanay ng martial arts laban sa utos ng hari, dahil siya ay iniligtas ng isang misteryosong tao noong siya ay bata, at mula noon, siya ay naghahangad ng kapangyarihan upang protektahan ang iba. Ngunit hindi alam ni Rose na ang misteryosong tao ay si Shadow. Malapit nang magsimula ang paligsahan, ngunit dalawang aksidente ang nangyari. Ang isa ay ang pagbabalat kayo ng mababang antas na manlalaban ni Shadow ay patuloy na nananalo, na ginagawang lubos na hindi kapani-paniwala ang mga manunood. Ang isa pa ay tumakas si Rose matapos saksakin ang kanyang kasintahan. Hinanap ni Alexia si Beta at hiniling sa kanya na imbestigahan kung ano ang nangyari kay Rose nang magkasama. Nag-aatubili, walang ibang pagpipilian si Beta, kundi ang sumang-ayon. Sa katunayan, binabantayan ng Shadow Garden si Rose, at pagkaalis, agad na natanggap ni Alexia ang paggalaw ni Rose. Habang nagpapatuloy ang paligsahan, napansin ni Shadow ang isang misteryosong babae na nagngangalang Beatrix, na naghahanap sa kanyang nawawalang pamangkin.
Nalaman niyang malapit siyang kamukha ni Alpha, at hindi niya sinasadyang ihayag ang kanyang napakalakas na lakas. Dahil sabik na si Shadow na sumali sa Competition in Disguise, hindi na siya masyadong nag-iisip at umalis na lang. Nag-disguise siya ng bagong anyo at nakita niya ang kanyang kalaban, isang lalaking nagngangalang Goldie na may disenteng lakas. Dahil sa tuwing makakatagpo siya ng isang malakas na kalaban, si Goldie ay aktibong mag-iwas, hindi siya kailanman natalo sa iba sa pamamagitan ng mga laban na binyansagang alam at na hindi natatalo. Upang manalo sa kompetisyon at sa pagsamba ng iba, inilunsad ni Goldie ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Sa sandaling iyon, bumahing si Shadow na naging sanhi ng pagsundot ng kanyang sandata kay Goldie, at sa huli, natalo si Goldie. Muling itinago ni Shadow ang kanyang tagumpay bilang isang aksidente. Samantala, si Rose ay malubhang nasugatan at halos hindi makatiis. Sumunod, tingnan natin ang mga alaala ni Rose. Hindi pa nagtagal, pinuntahan ni Rose ang kanyang ama, ngunit nalaman niyang kontrolado ng kanyang kasintahang si Perv ang matandang hari. Desididong inatake ni Rose si Perv, ngunit na-frame siya ni Perv at ng kanyang mga kasabwat. Tulad ni Alpha, si Rose ay inapurin ng mga bayani. Matapos siyang ma-demonize, halos mawala na ng kontrol ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagbihis si Shadow bilang pinuno ng Shadow Garden, at tinulungan siyang bumalik sa kanyang katinoan. Dahil sa labis na pasasalamat, nagpa siya si Rose na ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na misyon. Matapos iligtas si Rose, muling binago ni Shadow ang kanyang hitsura para lumahok sa kompetisyon. Sa pagkakataong ito ay haharapin niya ang isang napakalakas na kalaban na nagngangalang Unrose. Nagmamasid siya sa mga laban ni Shadow. Bagamat ginawa ni Shadow ang kanyang sarili na tila nakakakuha ng mga tagumpay sa pamamagitan ng aksidente, masasabi ni Unrose na si Shadow ay talagang may ilang napakatagong pag-atake na masyadong mabilis para matukoy ng mga ordinaryong tao. Alam na talagang malakas ang lakas ni Shadow, inilunsad ni Unrose ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa sandaling lumitaw siya. Gayunpaman, mayroon silang napakalaking gap sa lakas, at lumikha si Shadow ng isa pang mahusay na galaw upang madaling talunin siya. Si Perv, na nanunood ng laban, ay labis na nag-aalala tungkol dito, at agad na nag-utos na imbestigahan ang misteryosong kalahok na ito. Pagkatapos ng kompetisyon, pumunta si Unrose para magpagamot. Sa labis na paghanga kay Shadow, nag-aalok siya ng mapagbigay na deal para imbitahan siya na sumali sa kanyang sariling bansa. Gayunpaman, taglay ni Shadow ang kanyang makapangyarihang Shadow Empire, kaya hindi siya mapapahanga sa mga tuksong inaalok ni Unrose. Malapit na ang araw ng finals ng tournament. Upang agawin ang kapangyarihan, nilayo ni Perv na pukawin ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at gawing kaguluhan ang mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa hari upang patayin ang ama ni Iris. Gayunpaman, maraming mga variable sa kanyang plano, ang una ay ang pag-imbita ni Iris kay Beatrix bilang isang madla. Nabalitaan na ni Perv ang babaeng ito, na binyansagang martial goddess at mas malakas kaysa kay Iris. Kaya naman, malaki ang takot ni Perv kay Beatrix. Ang isa pang variable ay si Shadow, na nagbabalat kayo bilang isang kalahok hanggang sa finals. Sa panahon ng tunggalian, palaging nararamdaman ni Iris na siya ay mapapatay kahit na anong defensive posture ang gawin niya. Hindi matanggap ng proud girl na si Iris na aaminin niya ang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban, kaya ipinakita ng prinsesa ang kanyang pinakamalakas na atake, ngunit madaling napahawak si Shadow sa kanyang leeg. Kaya, ang nagwagi ay napagpasyahan sa isang round. Walang sino man ang makakapagtansya kung gaano kalakas si Shadow, at ang dahilan kung bakit nabigo ang plano ni Perv ay nanapalampas niya ang variable na ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rose sa madla. Hindi niya kayang makitang naging puppet ang kanyang ama na kontrolado ni Perv, at sa wakas ay napatay niya ang mahal na mahal niya. Nang magpas siya siyang wakasan ang buhay ng kanyang sarili upang sundan ang kanyang ama, si Shadow ay sumugod sa anyo ng pinuno ng Shadow Garden. Ang gayong malapit na pagtatagpo ay nagpapaalala kay Rose ng isang nakaraan. Noong bata pa siya, minsan na siyang kinidnap, at napakaswerteng na iligtas siya ng isang misteryosong lalaki. Nakaramdam si Rose ng pamilyar na pakiramdam sa pinuno ng Shadow Garden, at sigurado siyang siya ang misteryosong tao noon. Sa panghihikayat ni Shadow, nabuhayan si Rose. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari, biglang inatake ni Beatrix si Shadow. Malapit nang magtungo si Iris sa labanan laban kay Shadow, pinalalakas ang kanyang kapangyarihan gamit ang isang sinaunang sandata. Sinusubukan ni Iris na tapusin si Shadow, ang nakatagong banta sa kaharian, habang si Beatrix ay sabik na lumaban sa malakas. Gayunpaman, minamaliit nila ang lakas ni Shadow. Bagamat makapangyarihan, ang mga babaeng mandirigmang ito ay nalalagay pa rin sa isang dahado kapag si Shadow ay medyo sineseryoso sila. Sa huli, natalo sina Iris at Beatrix. Hindi gustong aminin ang pagkatalo, binalaan ni Iris si Shadow na ang mga kabalyero ng kaharian ay nagmamadali dito. Nang marinig ito, hindi natakot si Shadow, at pinakawalan niya ang isang malaking bilog ng lilang liwanag na bumabalot sa lungsod. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas, sinabi ni Shadow kay Iris na kaya niyang patayin ang lahat ng tao sa lungsod na ito sa isang segundo kung gusto niya.
Nang nawala ang liwanag, wala na si Shadow. Ang Shadow 7 ay aktibo pa rin saan man pagkatapos ng araw na ito, na ang ilan ay nagsasagawa ng negosyo upang kumita ng pera para sa organisasyon at ang iba ay nangangalap ng impormasyon. Matapos maimbitahan ni Alpha, opisyal ding sumali si Rose sa Shadow Garden. Sira-sira ang kanyang mga damit nang inatake siya ng instructor, at ito ang unang pagkakataon niyang magkaroon ng pagsasanay para sa mga baguhan. Dito nagtatapos ang unang season ng anime na ito. Noong una, naisip ko na ang pinakamalaking atraksyon ng anime na ito ay ang pangunahing tauhan ay gumaganap ng mahina pagkatapos niyang maglakbay sa ibang mundo, ngunit sa aking pagtataka, ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip ko. Nagtataka ako kung gaano karami sa inyo ang interesado sa season 2 ng anime na ito, tulad ko, at gusto lang makita kung gaano karaming mga laban at mga babae ang maaaring maakit ng pangunahing karakter sa kanyang harem, at sa huli, anong uri ng mga babae ang pipiliin niya maging asawa niya. Ang lahat ng ito ay malalaman lamang sa ikalawang season. Kaya't huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at i-recap ko ang ikalawang season sa sandaling may broadcast na. Si Raima ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa Urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo.
Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zef, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng ball ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asol, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hius at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hius na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpa siya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli.
Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Ryan tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elio ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima.
Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raima sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raima na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raima na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raima sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinukolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guild master na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia, at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon, at walang sino man ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos.
Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ng napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raima sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Kiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sino mang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raima kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Kiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raima. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Ilya na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala. Samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yon, hiniling niya naturuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagdataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga araw ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportation na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nila lang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Elio at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawa ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpa siya na hayaan si Elio na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Kinagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod.
inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa dikalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwala ang tao. Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpa siya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at special magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elio sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan.
Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mansya ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon nitong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpa siya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng dalawang perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpa siya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpa siyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest.
Tumingon siya sa isang sulok at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya kasuksesful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raimo na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na 3 babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang biyolin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela.
Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raimo na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisiksik ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elio, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palakaw sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palakaw dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada, sinusubukang supulan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga estatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, 9 iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang Nightmare Bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang Phantom Limber Bird. Ito ang katapat ng Nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng Dark Magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng Light Magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang 10th kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm.
Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang dalawa sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Dito nagtatapos ang season 1 ng anime na ito. Salamat sa panunood.